Ang tinatanong ng Miss D, kung paano kami nag-implement ng arrest order, we do not just implement the arrest order, dapat a formal mission order signed by our very own Commissioner Economy Pangarap. Now, before the issuance of mission order, dapat kumpleto ka ng background check-up dito sa subject ng the report, kumpleto ka ng conduction of study. Ang intelligence mismo, sila ang nag-i-study further how true is the complaint of somebody regarding this foreign national. Ngayon, pagkatapos ng pag-aaral ng mga intelligence personnel, gagawa na yan ng report, submit, they will submit the report after conduction of verification, checking the whereabouts of these. Pagtapos na yan, forward sa amin. But we will also to prove that the findings of the intelligence are all back to for further order again. I sent one of my agents, okay, tingnan mo kung yung subject ay nandito sa question. And you check and verify the reports kung totoo. Pag sila ng totoo, yun na. Pero gagawa kami ng evaluation to be submitted to the commissioner and we will request the issuance of mission order that we are now. Before we serve the mission order to the subject, we will coordinate first to the barangay officials, to the police, or any officials that surround the area to avoid harassment, to avoid misrepresentation. At yung mga tao na nag-aalaga rin doon sa tao niya, may mga pulis, may mga pasagawa din po. Eh, dapat magkaroon ng coordination, proper and official coordination. Then we implement the order. Yun. If subject is there, we will not force it, we will invite them. But if we resist, then we will do it. Yun. Or, saka natin gagawin yung proper investigation. So, then we prepare the formal charges to be forwarded to the law investigation division. Wala na sila doon. And that means our responsibility. You know? May tanong ka pa kay Sir? Yeah, yun nga po, sometimes kasi pag meron silang pupuntahan na ano, tapos dadaanin nila sa by force, di ba? Bigla na lang nila na ano na. Di ba parang gano'n, di ba? Dahil, first of all, pag pinuntahan yung tao, magbibigay po kayo ng ano, parang warrant of arrest or ano agad or whatever, tapos by force, mga gano'n. Kasi kung minsan talagang napakaselan po yan eh. You know, it all depends upon the subject. Right. The subject, speak and charge nature and try to do all home. Ay, dapat meron ka rin yung sudden impact. Yes. Kasi baka mga meron mo na. Yes. Okay, may mga kasama po doon. Oo, oh, kaya yes. Sabi ko na, yun, just ordering to the police. Alalaman mo na sa mga police, sa mga barangay officials, kung ano ang pakinaan niya. Ay, boss, pag sinabi yung boss, do not just do that. Kaya mga security yan, kaya mga nagkaya niya. Ano gagawin niya? You ask for their help. System. Do not just go there and sacrifice yourself. Okay. Kung nila ng tao ay mabait, may control. Pero trabaho namin, hindi kami nag-aharap ng tao. Although we know na kung ipipilit namin, we can get it. Pero inumuha namin sa tiyo naman siya. And now we can receive sa mga naman siya. Pero may warrant of arrest po yun? Eh, it may be warrant of arrest. Maybe mission order. Mission order. Warrant of arrest, yun yung taong nagtatakla. Or may kaso sa ibang nasyon, dito siya nagtatakla. And we address these people as fugitives in their own and these embassies, well, they are
belong, ask for our help also. So we help them know because they are the victims. And then after that, we need something else. Pero sometimes din po, of course, kailangan din naman na ano, hindi lang naman po kasi itong mga ano ang masama eh. O minsan parang pinapasama lang ng mga ito para lang magkaroon po sila ng pera, pagpaperaan lang po. So, I mean, do they have the right to paglaban din po kung anong side nila? For example, baka mamaya itong mga pulis lang may kagatubuhan para mamaya, kwartahan lang sila. And then, kung hindi naman i-greenan yung kung ano yung pinukuhan ng mga pulis eh, tapos, di ba? Parang ganun. So, are you willing to protect din po itong mga nationality? Foreign nationality people, if you know na may karapatan naman po silang pinaglalaban. We are here to enjoy their stay here. Yes. So, some have decided to stay here if they have merit for Filipinos. Yes. Others who are so successful in their business, instead of going back to their own country, going to another country, decided to visit the Philippines and secure the proper visa for the family. Naturally, if some mga loko-loko rin po niya mag-aamuso sa kanila, we have the proper agencies wherein they can complain. We have the FBI, we have the police. Hindi naman lahat kasi Juan, police, arrests of police. Kaya, pero, because they are foreigner, natural, they come to us, and then we advise them to seek the assistance of the government, or the highest position, natural. All these complaints will be attended by the proper, agency of the government, and the government. So, of course, these tourists should be protected. Opo, kasi malaki rin po na yung tulong nila sa bansa po natin, di ba? Lalo-lalo po yung mga investors, mga mga, di ba? Maganda naman pong layunin nila. Would you know that there are some, we are inviting more investors in the country? Yes po, yes po. And, pag ikaw ay may kapitan na malaki, you will be required to have this S-Big visa. You know, the meaning of S-Big visa is special visa for employment generation that you are allowed to stay here indefinitely if you can employ 10 Filipinos as your workers in your establishment or more. Pwede kang magtagal dito, magnegosyo, at kaya mo na buhay ito yung buwan, makakatulong ito pa sa kapong Pilipina, makikinabang din ang gobyerno. Dahil, siyempre magbabay ka na ng karapatulis. Okay, now that nabanggit niyo po yan, sir, kasi meron ba kung mga investors po ngayon at gusto po nila maki-alit sa buong so, better flow marketing po sila. And then, magpapatay po ng call center. So, ibig sabihin, they're gonna be employing a lot of Filipinos. So, matutulungan niyo rin po ang kanilang status dito. That's what our government needs. That's good. Yeah, that's a good news for. Yeah. You can come over. You can invite them. And, so ngayon, nasagot yung ano ko. Nasagot yung ano ko, di ba? Yeah. Kasi nagpapatulong po talaga sila. We help them. They help us all. Yes, yes. Tama po yun. And that adds to the income of our revenue. Yes po. Yes po.